kalahating milyon na sa mga kabataan nilang kasundaluhan ang napatay na. Eh ngayon, may bagong utos si Zelensky na buksan ang mga preso para ilabas po yung mga mamamatay tao, manggagahas, mga kriminal, and so on, para mga kriminal, para magsundalo na para sa Ukraine. Then ubos na po, 27 to 25. Kasi yung 26 years old at 27 years old, ubos na. Hindi China ang gumagawa nito. Okay. America, Estados Unidos, na may blackmail naman po dyan kay BBM. Okay. And kawawang po ang bayan natin. Even our economic opportunities are down. 63.3% bagsak po ang investment itong first quarter of 2024. Na tapos na po ang Ukraine, talo na po ang Ukraine dahil lang US po ayaw magbigay po. US and NATO ayaw magbigay ng no-fly zone. So sabi ko po, paano may magkakalaban ang Ukraine kung yung area nila ay hindi po nila madidepensahan? So ang ginawa po ng Amerika, talagang pinaing ang Ukraine para maimbita. Yung hinihiling naman ng Russia lang ay wag lang gawing NATO member, military member ang Ukraine. Therefore, mapagbawalan ang paglalagay po ng missiles po dyan na abot ang Moscow within 10 minutes. No? Hindi po magsusurvive ang Pilipinas as we know it today in 2 to 3 years. Ano? Pagka yung deployment ng missiles, yung escalation ng tension, South China Sea ay tuloy-tuloy. Tama. Ano, hindi lang po sa economic dahil gipit na gipit na po tayo at pinipigilan ng Estados Unidos ang anumang investment galing sa lahat ng parte ng mundo papasok ng Pilipinas, lalo-lalo na China, but sa potential proxy war na wawasak po sa Pilipinas tulad ng nakikita nating pagwawasak po sa Ukraine ngayon. Coordinator, National Coordinator ng Asian Century Philippines Strategic Studies Institute, at the same time national founding member and secretariat para po sa koalisyon ng mamamayan kontra giyera. Makakasama po natin si Herman Kamintong Chu Laurel, isa pong political analyst and isa din po itong manunulat at scholar ng ating kasalukuyang panahon. Good morning. Welcome sa Pilipinas nating mahal, Kamintong Laurel. Magandang umaga ka Eric at sa iyong milyong taga-subaybay. Isang magandang umaga. Yes sir, maraming salamat Kamintong sa pagpapaunlak po ninyo sa ating talakayan. At dito po ako mag-take off sa nakapanayam namin just a while ago. I hope you were able to catch up kay Professor Clarita Carlos when she told our program na mas mahalaga ang pang-ekonomiyang pag-uusap kaysa military posturing. Mas mahalaga ang paghahanap ng kapayapaan at kaunlaran kahit pa yan ay China, Vietnam, Malaysia o sinumang claimants sa South China Sea dispute kaysa maggirian at magsukatan ng tapang at lakas militar. How do you react to that kind of position na tinitake ni Professor Carlos bilang former National Security Advisor ng ating bansa at ng Pangulo? Well, nasubaybayan ko po yung inyong diskusyon. At marami siyang sinabi na pwedeng sangayunan at meron din siyang mga sinabi na hindi dapat sangayunan. Okay. But that is the way discussion should go. Okay, no? Go. But also, it's important to point out that objectivity requires that we do not have entanglements on either side. No? Kasi nabanggit na ni Professor Carlos that she is now working with the government through the Office of Tambalos-Los. And that is, I think, compromising. Kaya po yung ibang mga aspeto na dati po naririnig ko sa kanya ay naiiba in this discussion of ours. But we understand. People have to make a living. Even scholars have to. Yeah. But there are several points that are very important. But of course, tama ka. Ang ekonomiya ang pangunahing konsiderasyon sa anumang pamamahala po ng isang gobyerno. Kahit po yung iyong foreign policy, yung national defense ay nakasalalay po sa ganda ng ekonomiya. Paano ka lalaban ng gera kung halimbawa ay yung ekonomiya at yung mamamayan mo ay naglulumpasay, dapandapa tulad ng Pilipinas at nabanggit nyo at na-discuss ninyo si Zelensky tulad ng Ukraine? Ano? Ay ang Ukraine po ay yung power system nila mas masahol na po kaysa sa kuryente ng Pilipinas na tayo eh wala pang ang gera ay nagkaka-brownout na after 25 years of privatization. Ang Ukraine po ay talagang halos puro blackout na po dahil yun po ang tinatarget ng Russia. Ano? So
So ekonomiya talaga ang pangunahin. In fact, eh, ang sabi nga ng ASEAN sa pamamagitan ng mga binibigkas ni dating Singapore Foreign Minister George Yeo, ano, sabi niya, ASEAN felt no obligation to support the Philippines over the second Thomas Shoal or Yungin Shoal. ASEAN shows great discomfort because they really don't want escalation and conflict in their own backyard. Ayan po ang nangyayari po sa atin ngayon. Nag-escalate ng tensyon sa South China Sea. Hindi dahil sa China. Mali po si Carlos po dyan. Dahil ang China po, patuloy po yung pagbubukas ng kanyang ekonomiya, consumer market sa Pilipinas. Ang Asian Infrastructure Bank ng China ay nagbigay lang po ng around $400 million first tranche loan para sa Cavite, Bataan, Link Bridge. Patuloy po ang pagiging top trading partner ng Pilipinas. Pero dito sa South China Sea, ang Amerikano po ang may programa na tinatawag na Operation Mushu or yung Assertive Transparency para itulak ang Pilipinas na udyukin ng reaksyon galing sa China sa paghahamon po diyan sa Yungin Shoal. At ngayon po sa Sabina Shoal ay tangtang pagtitirik din ng dalawang panibagong barko ng Philippine Navy. Yan po sa Sabina Shoal or ating tawag na Escoda Shoal. Ano? So marami pong ginagawa. Mali po si Carlos nung sinabi niya na China po ang dahilan dahil walang nagbago sa patakaran ng China. In fact, very defensive ang China. Very passive. Naghihintay lang po doon sila sa Yungin Shoal o sa Scarborough Shoal. Hindi naman po silang nag-aagresibong pumasok po sa Philippine territorial waters. Of course, may dispute na sa South China Sea. That has been handled for 2 decades at least now, 2.5 decades ng diskusyon, dialogue na mapayapa po, especially under President Duterte. Pero ngayon nagbago. Sinong nagbago? Si President Marcos po noong Pebrero, noong nakaraang taon 2023, biglang pumihit siya na walang paliwanag at siya ay umakap po ng Estados Unidos at sumunod na po yung deployment ng intermediate range ballistic missiles ng US sa ating norte, sa Isabela, sa Cagayan Province. Ano namang iisipin ng China po? Pero sa pagturing ng China sa Pilipinas kay na Governor Mamba ng Cagayan Province, tuloy-tuloy po ang mga tulong at napakarami pong mga ebidensya po na hindi inuulat ng mainstream media yung tuloy-tuloy na tulong ng China sa Pilipinas. Tulad nung pagsuporta sa ating Kaliwa Dam na siyang magsusupply ng 600 million liter daily kada araw na tubig para sa Metro Manila residents, na ngayon tayo ay nakakaranas po ng mga tagtuyot, uhaw po sa ilang mga parte po ng Metro Manila at Southern Tagalog. And of course, power system po natin, pero kinansela natin ang maraming mga project. Ni Bongbong Marcos pala, kinansela nila. Yung mga train system ng Mindanao Circumferential, 1,100 kilometers circumferential rail ng Mindanao. Tama. Yung pagbubuhay at modernize ng Bicol Express, North Rail natin po. Ayan po, lahat po yan udyok ng Amerikano dahil hindi natin malaman kung anong secret din ni Bongbong Marcos ng Pebrero, kung anong pananakot na pati po yung kanyang inutos kay Admiral Carlos ng Westcom na easing of tensions na sinunod ni Admiral Carlos at nagkaroon po ng magandang rotation and resupply mission ng Pebrero Agosto 2024 na flawless po ang tawag ng AFP. Napakaganda. Naudlot na naman po, nasisante yung gumawa po ng easing of tension na utos ni BBM at siya pang nasisante, ano, at balik po sa build-up ng tension, especially pay attention to this, sa Sabina Shoal na ang suspecha, paniwala ng China po ay may utos ang Amerikano magtirik ng dalawang panibagong barko po dyan para madagdagan yung BRP Sierra Madre at ma-escalate po ang tension natin. Yung pag-imbita kay Zelensky po, malinaw po yan, pag-prop up, ano? Pag-tutukod kay Zelensky, nabagsak na po sa sariling bansa. Hindi na po presidente yan. Kaya hindi nararapat po na imbite yan. At lalo hindi nararapat, nabigyan ng guard of honor po yung diktador na po yan. Hindi po yan halala anymore. Ano? Siya ay nag-impose ng martial law para mapatahimik ang mga oposisyon na sa ngayon po ay lumalakas po dyan sa loob ng Ukraine dahil talagang nakikita naman nila kalahating milyon na sa mga kabataan nilang kasundaluhan ang napatay na, ay ngayon may bagong utos si Zelensky na buksan ng mga preso para ilabas po yung mga mamamatay tao, manggagahas, mga kriminal, and so on.
para mga kriminal, para magsundalo na para sa Ukraine dahil ubos na po. Wala na. Binaba pa nila ang conscription age from 27 to 25. Oh. Kasi yung 26 years old at 27 years old, ubos na. Patay na. Eh yan po ang ginagawa ng Amerika sa Pilipinas, ano, at yan po, hindi po tayo papayag na makalusot po ang kasinungalingan ng mga scholars tulad na Clarita Carlos. Hindi China ang gumagawa nito. Okay. Eh, Amerika, Estados Unidos, na may blackmail naman po dyan kay BBM. Okay. And kawawa po ang bayan natin. Even our economic opportunities are down. 63.3% bagsak po ang investment itong first quarter of 2024. Dahil takot, pati American investors, takot na pumasok dito dahil may tensyon, may pangamba na magkakagera dito. Sino bang papasok na gunggong na papasok ng pera nila dito sa Pilipinas? Okay. Kami so, pasensya na po sa blog. No problem. Sobrang mahaba ang intro ko. We always respect the differing opinions and the balance of objectives of discourse. You are entitled to your opinion. And so is Clarita Carlos. Professor Carlos is entitled to her opinion. Tama po kayo, Kamintong. Ang maghuhusga nito, taong bayan. Tama po kayo dito at kasaysayan ang magtutuwid kung sino ang tama at mali. Agree. Tama po ako. Tama po kayo sa sinabi ninyo na may personal din na mga link sa gobyerno pa rin ni Pangulong Marcos si Professor Carlos, at hindi maiiwasan ang kanyang mga biases ay manggagaling din sa kanyang economic attachment, sa kanyang pagiging employed sa House of Representatives. At ganun din po sa inyong bahagi, may tatanong po ang taong bayan. Kamintong, ibig po ba ninyong sabihin, by and large, in spite dito sa girian at mga kiskisa na nagaganap, sa biglang pagpihit ng Marcos administration ng kanyang foreign policy, ay nangangahulugan ba ang inyong pananaw batay sa karanasan at aktual na engagements sa mga nakakausap po ninyo na iba pang mga observers, even sa China na inoobserbahan ninyo? Bukas pa rin po ba ang kanilang diplomatic channel for a meaningful and sincere dialogue to de-escalate the tension and meet up on a compromise that will be very beneficial both to China and the Philippines and the entire region? Do you believe diplomacy is still open on the part of China? Malinaw po yan na tuloy-tuloy po nabukas po ang mga bintana at mga pinto at mga gates ng China sa magandang usapan sa Pilipinas. At yan po ang ebidensya niyan ay yung nakita natin sa ginawa ni Admiral Carlos, Alberto Carlos ng Westcom, na ginawa niya po yung sa termino ng China, new model, o yung ating easing of tension sa salita po ni Bongbong Marcos. At nagkaroon ng tagumpay naman noong Pebrero 2, lagi nating pinipilit, inuulit po yung petsang yon dahil signifikante po yun nung natuwa po ang ating armed forces of the Philippines at tinawag na flawless, perfect, walang sabit yung rotation and delivery. Sana unang hakbang na po yun sa pagbabalik po nung nagawa po nung panahon ni Presidente Duterte na mapayapang pag-uusap at maibalik na yung mawala yung tensyon sa Scarborough Shoal, ng completely free access ng ating fishermen sa pangingisda. Pero ayun, ang ating mga mangingisda mismo ngayon ang siyang nagpoprotesta tungkol sa ginagawa ng Pilipinas dahil po nalilimita ang kanilang fishing access sa Scarborough Shoal, although that is not the intention of China. Yeah. But that is the effect, kasi may tension nga, tumataas ang tension, pati ang ating mangingisda ay nangagamba rin without even considering any real threat, ano? So this is all favorable to the United States of America, na sa loob nitong taon na ito siguro babagsak na po ang financial system ulit tulad ng 2008. Tama. Kaya po nagsasabog ng gulo sa buong mundo, sa Europa itong nakarang dalawang taon, at ngayon sa Asia pinipilit po nila. Kaya ko nabanggit yung sinabi ni Giorgio, dating foreign minister ng Singapore, ayaw na ayaw po ng ASEAN po ito. At aminado na po ang ating gobyerno at yung mga pro-American, pro-US na mga bunganga dyan, mga spokesperson nila, mga Jay Tariela, mga Richard Haydarian, na lonely, nag-iisa po ang Pilipinas dito sa South China Sea tension building operation. So, hindi po suportado ng mundo, ng ASEAN, ang ginagawa ni Bongbong Marcos, ano? Alam nila po, ito ay gimmick po, estratehiya po ng Estados Unidos. Kamintong, gaano kahalaga na instead na si Zelensky ang kanyang inatupag, at isa naman, kaya nga, nag-promote ito ng madness of war, winasak niyang sariling bayan niya, winasak at pinaghinayaan niyang mamatay ang kanyang mga mamamayan,
in a way na dapat sana ay nag-uusap siya sa Russia at nakikipag-usap sapagkat bukas naman ang linya nila bago magkaroon ng panunulsol ng Amerika at ng North Atlantic Treaty Organization at pumutok yung full-scale war, ay nag-uusap sila nila Putin. At simple lang ang binabanggit sa kanya ng Russia nung panahon na nag-uusap sila, manatili tayo na independent, magkaroon tayo ng bilateral relations, hindi tayo magpapagamit sa interes ng Amerika at ng NATO para gamitin na military base position ang Ukraine against Russia. Doon lang naman nagsimula lahat. Do you think, similarly, ganyan ang kalagayan ngayon ng Pilipinas na nagagamit na tayo papunta doon sa pre-forward positioning of military armaments and war support na system ng Amerika sa Taiwan na hindi niya gustong bitawan sapagkat ito ang kanyang ginagamit na bargaining chip to pressure China at magkaroon siya ng kanyang pagigiit ng presensyang pangingialam sa rehiyon ng Asia-Pacifico. How do you look at the similarity of pre-war situation na pinapasukan ngayon ni Marcos, similar with Zelensky Part 2? Noong nagsimula po, noong 2022, Pebrero, yung Russia-Ukraine war, nasabi ko na, tapos na po ang Ukraine, talo na po ang Ukraine dahil ang US po ayaw magbigay po, US and NATO ayaw magbigay ng no-fly zone. So sabi ko, paano may magkakalaban ang Ukraine kung yung area nila ay hindi po nila madidepensahan? So ang ginawa na po ng Amerika, talagang pinaing ang Ukraine para maimbita. Yung hinihiling naman ng Russia lang ay wag lang gawing NATO member, military member ang Ukraine. Therefore, mapagbawalan ang paglalagay po ng missiles po dyan na abot ang Moscow within 10 minutes. No? Defensive yan. At nagkaroon ng kasunduan ang Ukraine, si Zelensky at si Putin, ang Russia, nung Marso, nung taong yon, bago po talagang sumabog na todo-todo yung gerang yon. At merong in principle agreement sila pero pumasok po ang Britanya na sa utos ng Estados Unidos at in-scuttle yung peace talks. Ano? At may napatay pa nga na isang delegado ng Ukraine Peace Talk Group. Ano? Hindi na po nababalitaan ngayon pero may pinatay po doon para ma-scuttle po yung peace talks na yun. Kaya yan po, si Zelensky po unwilling partner dito sa gerang ito pero napasubo na po siya. At even today, he is being called the most corrupt ally of the United States kasi binabawi na lang niya sa daan-daang milyong dolyares na tinatabi niya para sa pag-escapo niya pagkabagsak po ng Ukraine. Sigurado na po yan, talo ang Ukraine. Kaya po ang Estados Unidos naman ngayon, nag-escalate po, closer to World War III. At pinapayagan ni Biden ngayon na ang Ukraine gamitin ng mga missiles ng US na tirahin po sa ang mga targets sa loob ng Russia mismo at hindi lang po defensively sa Ukraine territory. Ano? So, nag-escalate ang Estados Unidos at yan po ang ginagawa din ng Estados Unidos dito sa Asia. Kaya po talagang tinatakwil po ng ASEAN itong mga ginagawa ni BBM na backed up ng Amerikanong deployment of missiles at yung escalation dyan sa South China Sea. So, yan po talaga ang hamon sa Filipino people, no? Sa ating mga mamamayan. Hindi po magsusurvive ang Pilipinas as we know it today in 2 to 3 years. Ano? Pagka yung deployment ng missiles, yung escalation ng tension sa South China Sea ay tuloy-tuloy. Tama. Ano, hindi lang po sa economic dahil gipit na gipit na po tayo at pinipigilan ng Estados Unidos ang anumang investment galing sa lahat ng parte ng mundo papasok ng Pilipinas, lalo-lalo na China, but sa potential proxy war na wawasak po sa Pilipinas tulad ng nakikita nating pagwawasak po sa Ukraine ngayon. Yes. That is why, hindi po pwedeng magtagal si BBM unless he switches back to the normal BBM. Yung dating before his secret will deal with America in February 2023. Kung bumalik po siya doon sa patakaran na truly independent foreign policy, friends to all and enemy to none, tanggalin niya yung mga base militar ng Estados Unidos at mga missiles, eh balik po tayo sa normal at matutuwa tayo ulit kay Presidente Marcos at pwede na siyang makipag-usap sa Russia para sa 30% discounted natural gas and oil galing sa Russia. Correct. And so many other benefits that we can negotiate with China. Pero as he is today, he has to be removed for the survival of the Filipino nation. Kasi may binanggit siya Kamintong, no, nakakabahala ito, tinanong ko rin, hindi ko na itanong ito kanina kay Professor Carlos, ito sanang huling tanong namin sa kanya. Nagkaroon siya ng parang media bites, no, para lang ma-headline at mabigyan ng atensyon ng kanyang pinagsasabi tungkol sa China conflict na siya lang naman ang nanunulsol at ang kanyang boss na Amerika. The country, our country, the Philippines, is working for peace, but we are preparing for war.
At sinundan ito ng mga aksyon ng Armed Forces of the Philippines na nagpapakita na papunta sa military approach rather than diplomacy-led ang dimension of engagement with China. Ano po ang reaksyon ninyo sa pahayag niya na we are working for peace but we are preparing for war? If he is preparing for war, he should be preparing the economy. He should be building up a very vital and energetic power sector na mura ang kuryente. Yung supply ng tubig ay sapat po para sa mahabaang labanan kung he is preparing for war. Ano? Pero hindi. Pinababayaan niya ang ekonomiya, pinababayaan niya ang magutom ng taong bayan, maghirap. Paano ka lalaban sa ganyan? So he is not preparing for war. He is preparing for the defeat of the Filipino nation. Correct. In a war, in a proxy war with China, which really benefits only one party. Sino yon? Sino bang may beneficio dyan? Estados Unidos. Yes. Dahil yun po ay parte ng kanilang pagpapahina daw ng Chinese economy, ng Chinese military, bago po magkaroon ng direktang konfrontasyon sa China ang Estados Unidos, na sa tingin ko, hindi naman makakaya din ng Estados Unidos. No? Mm-hmm. So yun ang delikado po. Kaya as it is, President Marcos should be removed and somebody new, a sane leadership, should take over. That is that ang panawagan na ito ay pinuna din kanina ni Professor Carlos, with due respect to her kasi wala na siya sa linya. Mabuti sana kung may isa tayong forum na kasabay sa Kamentong, no, para magkaroon. Well, iniimbita ko siya, hosted by you, that we face each other in a public debate and discussion. Oh. Oh, that magandang proposal yan. Let's try to facilitate that kind of discussion for the benefit of the people to judge and for the people to see the strength and the validity of arguments na yayakapin natin at magiging gabay ng ating pamahalaan para pakinggan ng mga eskolar ng mamamayan. Kamintong, may tanong dito. Sa lahat ng mga ASEAN countries, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, at iba pa, ng mga karating neighbors at mga bansa, hindi po sila pumupustura sa digmaan. Hindi po sila nagpapadikta sa gusto ng Amerika na magtapang-tapangan. Kung hindi, they're dealing with America as they are dealing also with Russia, dealing also with China, and among other multilateral line of trade and diplomatic engagement. Gaano kahalaga po na tayo na lang na pag-iiwanan sa isang baluktot at makalumang pananaw na ang resulta nito ay pagkalugmok ng buong bansa at pagkawasak ng buong mamamayan? Gaano mo po tinitingnan ng ganitong binibitbit na posisyon ngayon na na-isolate na actually ang Marcos government at ang Philippine government sa ASEAN neighbors niya? Na-isolate tayo geopolitically but more importantly economically. Ang Malaysia po ay pipirma lang po sa China sa electric vehicle po ng $2.5 billion project po. Galing. $1.2 billion project naman ang Thailand. Ang Indonesia, around that amount also, $1.2 or $1.5 billion ang investment ng China dyan. Galing. So ito ay isang ehemplo lang ng focus ng lahat ng mga kapaligid po natin ng mga bansa sa ASEAN. Economy, economy, economy. Paalala ko lang sa taong bayan, kasi hindi po ito pinapaliwanag ng ating malalaking media, except sa SMNI. No? Ang Malaysia, na 1/4 lang ang populasyon at the maximum 1/3 ng populasyon ng Pilipinas po. Tama. Ay $12,000 per capita ang kanilang GDP. Oh, $12,000 po. Ang Pilipinas po, $4,000 per capita GDP. Ganyan kalayo po, samantalang tayo ay mas malaking bansa, mas malawak ang karagatan, mas maraming yaman, mas maraming mineral. Mm. At baka sabihin na ay kasi kaunti ang populasyon ng Malaysia. Well, ang Indonesia, which has almost two and a half times more population than the Philippines, has a $5,000 per capita income, $1,000 higher than the Philippines. Ah. Ano? Although they have around 250 million population or more. Mm. Ano? So ang ekonomiya natin ay bagsak na po talaga, sobrang bagsak. At alamdan yan ng tao pero hindi po napapaliwanag sa kanila, kaya hindi po nila naintindihan na ito'y bunga po ng masamang patakaran po sa kasalukuyang administrasyon. Noong panahon ni Duterte, tayo bumabangon from 30 years of the tinatawag nating yellow administration na puro privatization, liberalization, deregulation, na sponsored po ng Amerikano. Noong panahon ni Duterte, nagsimula na po magbago po yan, dahan-dahan. Pinapagalitan niya ang Maynila water sa kanilang sobrang singil, correct, and so on. Pero naudlot nga. Kala natin itutuloy ni BBM yung programa po nung nagsimula na po doon sa panahon ni Duterte, pumihit po at naging pro-oligarch, pro-US po siya.
Eh anong gagawin ng taong bayan? Magpapatuloy na ba lang, na lang ba po na mapagsamantalan sa ang pawis at dugo ng taong bayan? Hindi kayang magtagal po ang mamamayan sa ganitong kondisyon. Alam naman ang middle class dahil sila po ang tinatamaan ang mga mahihirap. Hindi na po talaga ma-spelling kung ano nangyayari sa kanila. Nagtsatsaga na lang po. Dumadami ang mga naglilimos po sa lansangan, mga yagit na mga bata, mga kabataan sa lansangan. Yan ba ay ipapagpatuloy po natin? Papayag ba tayo dyan? Correct. Kamintong, even the government statistics will speak for itself, for themselves. 2 million halos ang ginugutom araw-araw, kulang ng pagkain o halos hindi makakain sa Metro Manila alone. And nationwide, we are having around 7 million ang nagugutom. Hindi makakain, kulang sa access sa pagkain dahil walang income, walang kabuhayan. Kamintong, mahigit 4 na milyon na mga mamamayan at na lakas paggawa natin ay walang trabaho. Kung i-lump mo ito lahat, 10 million ang kulang sa trabaho. And yet, ang inuuna ng gobyerno ni Marcos, missiles. Billion ang kanyang binuho sa missile, samantalang nagugutom ang kanyang mamamayan. Sa tingin po ba ninyo, ang panawagan ng kontra-koalisyon ng mamamayan kontra-gera, in your alignment with Marcos Alis dyan, ito ba ay napapanahon, valid at makatarungan at hindi destabilisasyon at bahagi po ito ng demokratikong karapatan ng mamamayan para manindigan at ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa isang gobyernong pangwawasak ang pinatutunguhan ng direksyon ng kanyang pamamahala? Ang destabilisasyon ang gumagawa po ang Amerikano gamit po ang administrasyon po ni BBM. Halimbawa, yung pagka-disgusto po ng mga Duterte movement, Duterte followers, ay hindi po dahil kay BBM. Dahil siya ay pumapayag po na himasukan po tayo ng International Criminal Court tungkol sa drug extrajudicial killings na alam naman po natin, hindi totoo. Ano? Pero yun, nagdi-destabilize ang Amerikano gamit po yung issue na yan at marami pang ibang mga issue. Ano? And kaya nagkaroon ng paghahati po, hindi lang po ng bayang Pilipinas between Duterte daw sa kanilang sabi, pero actually mas malawak kaysa sa Duterte supporters po yan. Ano? But even sa sariling pamilya niya, dyan sa issue ng foreign policy and foreign relations. Yes. Si Madam Aya Imelda Marcos ay dumalo po sa opening ng chancery po ng Chinese Embassy at sabi dapat magkaisa ulit ang China at Pilipinas. Correct. Si Senator Amy Marcos, siya po ay sa maraming pagkakataon ay tumututol doon sa mga ginagawa ng kanyang batang lalaking kapatid. Ano? So hindi lang po bayan ang nadidivide, kundi ang pamilya ni Bongbong Marcos mismo. Ang politika po natin. No? So sila ang nagdi-destabilize, lalo-lalo na yung nasa anino na yan ng mga Amerikano. Correct. And given this situation at yung description mo sa economy at yung dami ng nagugutom, choice ba ng bayan na panatiliin yung nagiging dahilan nito or baguhin na ang sitwasyon, di ba? Hindi po ating kagustuhan yan. Yan ay call of the hour, call of the times na kailangan magkaroon ng pagbabago kung hindi siya mismo ang magbago at bumalik sa tamang landas. Tama. Kamintong, nagpapasalamat ang taong bayan sa malinaw na pananaw ninyo. And maganda po na mapasalitit namin sa Pilipinas nating mahal para po maging patas ang daloy ng talakayan at hahatulan ng mamamayan ang tamang pananaw, worldview, point of view, and standpoint ng dalawang mga matatapang na scholar, si Professor Carlos at si Kamintong, who is also recognized as a political and socio-political analyst and observer. Kamintong, congratulations pala sa pananatili ng inyong scholarly work to guide our people and the government dito sa Asian Century Philippine Strategic Studies Institute at ang binuo na sinamahan ng Pilipinas ating mahal na koalisyon ng mamamayan kontra gera. We would like to hear from you soon and we will always be by the side of correct history on the benefit and on the betterment of the country and the people. Mabuhay po kayo, Kamintong. Maraming salamat. Ayun. Mga kababayan, nakasama po natin si Kamintong Laurel Patas, ha? May ibang silang magpananaw, may magkapareho, pero may hindi magkakatugma with Professor Carlos. Pero just the same, sabi namin, dito sa production group and program group ng Pilipinas ating mahal, hahatulan po lahat ng pananaw at mga perspektiba sa daloy ng talakayan ng ating kasaysayan at ng mga mamamayan.